kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tulin. Hindi mo kaya ipag-ipagkat matibay ang kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at i-share ko po sa inyo ang video ni Boy Tapang sa YouTube channel ni Coach Gigil ng Cebu. So naglabas na po ng video si Coach Gigil ng Cebu sa training nila ni Boy Tapang. At grabe po ang improvement ni Boy Tapang sa training, sa boxing. At mukhang ready na talaga si Boy Tapang sa laban niya kay Boy Ungas. Kasi alam naman natin na ang makakalaban ni Boy Ungas ay si Boy Tapang. Dahil nanalo si Boy Ungas kay Boxer Boy. At sobra-sobra po talaga yung ensayo na ginagawa ni Boy Tapang. Well, hindi naman ganun ka-intense yung ensayo ni Boy Tapang. Pero yung improvement ni Boy Tapang, mga kabakal, ay sobrang galing at ganda. At personally, nakakausap ko po si Coach Gigil ng Cebu dahil isa po siya sa akin mga kaibigan at tinutukoy niya po at kinukwento niya sa akin yung mga improvement ni Boy Tapang. Sinabi po sa akin ni Coach Gigil ng Cebu na yung footwork, yung movement at yung uppercut at yung hook sa body ng suntok, pagsuntok ni Boy Tapang ay sobrang nag-improve. Literal na lethal weapon po talaga kapag tumama daw. At nagbigay po siya ng mga clip ng video na si-share ko sa inyo para makita nyo yung training na ginagawa ni Boy Tapang, mga kabakal. So ito po yung clip ng video para makita ninyo at magawa natin ng reaction, lalo yung kanyang training. So ito po, mga kabakal. So madami sila dito, mga kabakal. May mga kasama silang ibang vlogger. Si Coach Gigil ng Cebu. Yan po yung coach ni Boy Tapang. At sa kabilang side naman, nakaputi ay si Boy Kirig. At yung kapatid ni Boy Tapang, nag-training din. Okay, galing. Talagang depensa, nakadepensa si Boy Tapang. At nagbabasket. Deliver shot yun, mga kabakal. Ada yun. Tsaka kung makikita nyo, mga kabakal, nag-trim down na si Boy Tapang. Nag-ano na siya, medyo nag-slim na yung katawan niya. Mapapansin mo na talagang nagka-cardio na rin si Boy Tapang. Ganyan yung katawan niya last time nung kinalaban niya si Russell Lambrusco. Kaya mas mabilis na si Boy Tapang, pati yung mga suntok niya. 1, 2, slide kamay lawas. 1, 2, okay. Yeah. And just wanna share, mga kabakal, si Boy Tapang ang champion sa Team Visayas. Siya po ay may belt sa Team Visayas. Siya pa lang. Kaya ang sabi ni Boss MG, kung sino raw mananalo kay Boy Tapang at Boy Ungas ay siya ang mag-uwi ng belt. Kung manalo si Boy Tapang, then nasa kanya uli yung belt. Kung sakaling manalo naman si Boy Ungas, then nakin na Boy Ungas yung belt. At just wanna share, mga kabakal, magkakaroon ng Team Katapang at Team Ungas na laban. Maganda yun. Galing, mga kabakal. So yun lang yung clip na binigay sa akin ni Coach Gigil ng Cebu. Kasi nga naman ayaw nilang ipakita lahat ng buong training nila. Kaya yun lang muna. Siyempre, para talagang hindi sila mapaghandaan. At siyempre, para hindi matakot ang kalaban ni Boy Tapang na si Boy Ungas. At alam ko rin naman na si Boy Ungas ay grabe yung training sa kanila. If anything else, pareho naman silang Team Visayas, pero marami kasing mga tao ang gustong makita na sila ay maglaban. At sa tingin ko, mas marami mga taong Tagaluzon na gusto silang maglaban. Kasi nga, so far wala pa kasi nakakatalo kay Boy Ungas at Boy Tapang na Tagaluzon. Kaya siguro yun din yung reason kaya gusto silang paglabanin. At alam niyo ba, mga kabakal, na yung coach
ni Boy Tapang na si Coach Gigil ng Cebu ay napakagaling na boksingero niyan. At if anything else, siya ang gusto ko rin na makalaban ni Boy Chanak, ni Coach Ariel TV. Alam niyo naman, nagkakamali ako eh. Natatawag ko siyang Boy Chanak. Si Coach Ariel TV, mga kabakal, hinamon din, or I think hinamon ni Coach Gigil ng Cebu, si Coach Ariel TV, or hinamon ni Coach Ariel TV, si Coach Gigil ng Cebu. Nagkakamulan sila, mga kabakal, kaya okay din na maglaban si Coach Ariel TV at Gigil ng Cebu. At naglabas, mga kabakal, nagbigay pala ng video sa akin si Coach Gigil ng Cebu kasi meron daw naghahamon sa kanya. Parang ang pangalan nito ay Coach Rem. So hindi ako familiar sa coach na to, pero naghahamon sa kanya. Malaki din daw ang katawan, parang bodybuilder katulad ko. At nandito ang suporta, mga kabakal, ni Boy Tapang sa kanyang coach. Ito po yung isang clip ng video na binigay sa akin ni Coach Gigil ng Cebu para ma-share ko sa inyo kung sino ba naghahamon sa kanya at kung ano ba ang reaksyon ni Boy Tapang dahil may naghahamon sa coach niya. So ito pa yung video clip, mga kabakal. Mga kagigil, sasagutin ko lang yung taong naghamon sa akin, yung malaki yung katawan, pero hindi natin iindihan yun. Ngayon, may isang idolo tayo na tatanungin natin kung anong reaksyon niya sa taong naghamon sa atin. So, halika kayo. Halika. So, idol, ano yung masasabi mo, idol, na may naghamon sa akin, yung malaking katawan, si Coach Rim Vlog? Hinahamon niya ako. Napanood ko yun sa Facebook. Oo. Yung nadanan ko yun sa newsfeed ko. Oo. Yung naghamon-hamon sa'yo. Oo, yung malaking katawan. Ano ba yun? May pinagawain ba kayo? Wala. Ano? Nagalit siya sa'yo. Nagalit siya sa'kin, idol, kasi hinamon ko yung boxer niya. Pero nakita ko yun, napakalaking katawan yung coach. Ano, coach? Kaya mo ba yun, coach? Kaya ko. Napalakas talaga nito. Walang pinag-atrasan. Oo, kasi idol ko to, tapos ako yung coach nito, kaya hindi ko ito ipapahiya, kaya kahit gaano kalaki ka, sa Coach Rim Vlog. Kung sino mayon ang pangalan mo, yung naghahamon sa coach ko, good luck sa iyo kasi yon. Siguro nasa maling tao ka. Iwan ko lang kasi marunong si coach kasi dati professional to eh. Marunong siya, magaling talaga. Hindi siya marunong, magaling talaga siya man magboxing. Good luck sa iyo at good luck sa inyong dalawa. Yon. Salamat, idol. Sports lang. Good luck sa aming dalawa, idol. Thank you, idol. Okay, mga kabakal. Sobra talagang bait nito ni Coach Gigil ng Cebu. Napakabait na tao nito. At yun nga, may naghamon daw sa kanya na si Coach Rem. At malaki din daw yung katawan ng mga kabakal. Kaya mukhang mapapalaban talaga si Coach Gigil ng Cebu. And just wanna share, mga kabakal, ang pagkakaalam ko kay Coach Gigil ng Cebu na coach ngayon ni Boy Tapang ay isa po siyang professional boxer. Diba, mga kabakal, napaka-solid nun. Ang dami ng mga professional boxer na gusto pumasok or kasali na sa Battle of the YouTubers. Si Coach Ariel TV, si Boy Lawa, si Jasper Kaino, oh, 'di ba? Kahit yun ay 1-8, professional din 'yon. Tapos ito, si Coach Gigil ng Cebu. 'Di ba? Ang dami niya at siyempre naman ang isa sa pinaka main event din natin na talaga namang professional at pang-international ay si Prince Albert Pagara. Mukhang talagang lumalaki na, mga kabakal, ang mga nagsusuntukan. Nasuntukan ng mga sikat. So yan, mga kabakal, yung clip ng video na sinare sa atin ni Coach Gigil ng Cebu na training at paghahanda ni Boy Tapang para sa nalalapit niyang laban kay Boy Ungas. At pagkakarinig ko, pero hindi binanggit sa akin kung anong exact na balita or information, magkakaroon daw ng pasabog. So tingin ko ang pasabog na to ay magkakaroon. Ito ay opinion ko lang kasi may sinabi sa akin ang management at si Coach Gigil ng Cebu na sinabi sa kanila ng management na magkakaroon ng pasabog. Ang alam ko lang na pasabog na magkakaroon ay maglalaban ang Team Katapang at ang Team Ungas. Kasi nga naman, mga kabakal, maglalaban si Boy Tapang at saka si Boy Ungas. So syempre may kanya-kanya silang team. Ang nasa team ni Boy Tapang ay ang dami. Si Teng Bisaya, si Gaat Vlog, si Coach Gigil ng Cebu, si Coach si Boy Krieg. Sino ba 'yung kapatid ni Boy Tapang? So ang dami, mga kabakal. So baka meron pa akong hindi nabanggit. Tapos kay Boy Ungas naman, si Boy Bagsik. Si Boy Bakal ba 'yon?
si Boy Krog. At si Boy Tatong, alam ko, kasama na rin siya kay Boy Ungas na, no, na team. So, yan yung team. So, tingin ko, yan yung pasabog na mangyayari. Pero syempre, hindi natin pa alam kasi hindi pa talaga nilalabas ni na Boy Ungas at ni na Boy Tapang at ng management ng Battle of the YouTuber. So, ano ang inyong komento mga kabakal? Sa video sinare ko sa inyo, totoo nga bang ang ganda at talaga nag-improve si Boy Tapang sa kanyang training? At talaga nga bang may pag-asa na manalo si Boy Tapang kay Boy Ungas kahit si Boy Ungas ay nakadalawang panalo na? Or si Boy Ungas nga ba ay may chance ang manalo? Kaya niya ba si Boy Tapang, especially ngayon na sobrang nag-improve si Boy Tapang sa kanyang training? So i-comment you down below mga kabakal para makarating sa kanila kay Boy Ungas, kay Boy Tapang at sa Battle of the YouTubers at mabasa ng ating mga kabakal. At sana po yung nakatulong sa inyo ang video ito. At kung nakatulong po sa inyo, huwag niyo pong kalimutan i-like and i-share niyo po para makatulong po kayo sa iba. Hanggang sa muli mga kabakal, ang inyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.